Hello, what is up mga mom, sir, mama ko po si Ralph C. Fries, I'm a visual artist from Manila. And today, we are going to customize the Reveltech Venom. So, ang first step na gagawin natin dito ay tanggalin lahat ng mga parts na pwedeng tanggalin. Kasi, mas maganda yun for, mas mapapadali yung customization job natin if matanggal natin yung mga parts into separate pieces. Tulad nito, gumamit din ako ng blue tack para ma-mask yung mga joints. Hindi natin malagyan ng excess na paint. In that way, hindi magbabago yung articulation niya. For primer, itong gagamitin natin, number 4 flat black. Okay? So, okay na, disassemble na natin si Venom. Here's the chest. And then, here's the legs. Arms, 1 and 2. And then, here's the base. Ito yung waist niya. Then, you have part of the mouth. Tapos yung kanyang mga tentacles sa likod. Tapos, buti na lang natatanggal pala to, yung part na to. Itong kanyang part ng head. Ito yung eyes niya kasi, tapos ito yung upper part ng mouth. Then, ay, may nakalimutan pa ako ito. Yan, pag ina-attach ko to, gumagamit ako ng blue tack. Malagay ko rito sa surface. Tapos, ito yung alligator clips. Yan, pasok ko lang dyan. Didikit ko lang yan. Ma-handle na siya ng maayos for spray painting. Ito yung gagamitin natin ulit, boss ni number 4 flat black. Okay? Shake well before using. Okay? Balikan ko kayo pag na-spray na natin. Alright, we are done with the priming phase. So, nag-apply na tayo ng dalawang layers ng primer na flat black from boss ni. Ito na yung body, ito na yung legs, ito na yung arms. Tapos ito yung mga tentacles niya. Okay? Ang next step na gagawin naman natin, mag-apply tayo ng Hero High Pigmented Water-Based Acrylic Cobalt Blue na paint. Tapos mag-apply tayo dito sa buong parts ng action figure. Apply natin through a dry brush method. Okay, try natin dito sa chest niya. Okay? Sa pag-apply ng dry brush, ito pala gamit ko, flat top brush. Ayan, thanks to my wife for giving me this. Super nice ito. So, pag-dry brush, yan, apply nyo lang onti dito sa sobrang daan-daan lang ng application. Yan, sa surface ng action figure, pwedeng ang movement ng brush nyo, left to right, right to left, yan, depende sa paghagod nyo. Yan, pwede rin circular movement, para kung gusto nyo yung mga recessed areas medyo magkaroon ng kulay. Yan. So, lalabas lahat ng textures ng surface ng action figure. Kasi yung dry brush, lahat ng mga nakaangat na areas, yun lang yung mga mas tatamaan ng paint compared dun sa mga nakalubog. Yan. Okay, gawin natin sa ibang parts. Alright, we are done with the priming phase. Nag-apply tayo ng dalawang coats ng Boss Knee Flat Black. So, here's the legs, arms, mga tentacles. Yan. Ang next na gagawin nating step ay mag-apply tayo ng Hero Water-Based Acrylic Intense Violet and Purple. Mix natin itong dalawa. Tapos mag-apply tayo ng paint dito sa surface using dry brushing method. Okay, try natin dito. So, pag the dry brush, yan, take the paint most out of the brush. Kasi niload natin yung brush dito sa palette natin. Tapos siguro mga 85% tanggalin natin dito sa any porous material, sa akin paper. Tapos very gently pahid lang natin dito sa surface ng action figure natin. So lahat ng recessed areas may iwan na very dark. Kasi yun yung primer natin, yun yung black. Pero lahat ng mga surface na tatamaan nung brush, nung pagda-dry brush natin, magiging intense violet. Okay? So, magbe-build up lang tayo ng layers. Ang first layer natin, intense violet, tsaka purple. Tapos, second, yung cobalt blue. Third, light turquoise. Fourth, yung light turquoise, tsaka white. Okay? So, yun yung ano natin, yun yung process natin dito. Alright, we are done with the intense violet and purple na color combination na dry brush dito sa parts ng action figure natin. And then,
We will proceed to the next step. Hero water-based acrylic cobalt blue naman ang color na gagamitin natin. Okay? So, same process, dry brushing lang din. Okay, after nito, gagawin natin sa iba't ibang mga parts. Sa tentacle, sa body, sa head. Ayan. Yung tongue pala, yan, habang ginagawa natin to, yung tongue in-sprayan ko ng flat clear para mag-act as primer, para pag nag-dry brush tayo dito ng red mamaya, kakapit yung paint. Alright, next color we are going to use is the PH149 Light Turquoise from Armored Komodo Heavy Industries Water-Based Acrylic. Alright, same method, dry brushing pa rin. Ayan, sa chest. Nalabas na rin yung mga veins niya kasi yun yung mga nakaangat na parts. Ayan. Pwede tayong mag-apply ng second coat nito kung gusto niyo mas vibrant pa yung turquoise. Alright, ito na yung status ng ating action figure. You have the body, the waist, tsaka legs. Kinabit ko muna sila para pag nag-drawing tayo ng skull, seamless yung design from the chest down to the waist section or stomach section down dito sa crotch section kasi magkakadugtong yan eh. And ito yung gagamitin nating paint for the skull, PH180 water-based primer from Armored Komodo. Alright, very lightly, sketch muna natin yung shape ng skull. So, hanggang dito yan sa chest. Ito yung mga boundary ng skull. Tapos, you have the nose, dito yung nose. Tapos, bababa yan hanggang dito sa waist, sa stomach section. Yan. Kaya dinugtong natin to para seamless yung design. Para magkadugtong sila talaga. Okay, yan. Okay, so yan, i-dry brush muna natin to. Siguro mga kalimang layers tayo rito. Kasi pag natuyo yung white, medyo translucent pa eh. Yan. Okay, dito naman sa tentacles niya, ipipaint natin yung dulo ng white. Parang base coat. Pero pagdating dito sa upper part, sa may gitna na part, i-dry brush natin para nagkakaroon siya ng feathering effect para mas may smoother na transition. Ayan. Dito rin sa mas maliliit na sharp na edges. Ayan. Okay, tapos dito sa head, gamit tayo ng white paint, tapos mag-ano tayo, base coat dito sa gitna, tapos pag medyo naubos na yung paint sa brush, yan, dry brush method naman, papunta dun sa back of the head, yan, ganyan. Kasi kailangan medyo nagsasaturate yung paint dito sa forehead eh. Tapos medyo nag-feather dito sa likod. Okay, dito naman sa tongue, gamit tayo ng warm red para makapag-apply ng mas darker na hue. Kasi pink yung tone dito eh. Yung gawin natin pula. Okay. Ang dry brush lang din yung apply natin. Pero yung base paint, okay na yan. Lalagyan lang natin ng red tone para mas warm siya. Maganda na yung execution ng Revoltech dito sa paint application nila. Lagyan lang natin ng different tone of red, different hue. Yan. Mas saturated yung red. Yan. Yan. Tapos dito din sa white part, kasi dito yung eyes niya. Lagyan din natin muna ng base coat na red. Kasi ang gagawin natin dyan, orange yung eyes niya.
ito lang yung ano natin, base coat. Lagyan natin ng highlights using warm or medium orange. Yan. Tapos nag-add na rin ako ng orange for highlight, extra level of highlights. Yan. Dry brush ko lang. Dito sa may part ng mata, dito kasi maglaland yung kanyang ano, eyes eh. Yan. Tapos mamaya, orange naman. Ay, orange. Yellow naman. May white lang na residue to. Pero okay lang kung may white na residue. Kasi mas white naman yung lalagay natin na color. Yan. So yung next na paint na gagamitin natin, traffic yellow. Ito mga ma'am sir, natapos na natin yung dry brush ng yellow. Pero mag-add pa tayo. Pwede kayo mag-add ng kahit ilang layers. Basta kung ano, nyo, kung ano yung gusto nyo, pwede nyo gawin dun sa action figure. Yan. Pinapalight lang natin yung kanyang eyes. Okay, yan. Pwede pa kayo mag-add ng white na additional. Sige, try natin ah. Okay, try natin mag-add ng white para mas light yung kanyang mata. Yan. May eyes naman. Mas smooth yung ano, mas smooth yung finish niya. Or na, mas nagkaroon ng extra level of highlights kasi meron kang red, mas intense yung mata. Parang ito yung gusto kong bigyan ng emphasis dito sa custom natin, yung eyes. Ayan. So yung eyes ni Venom ngayon, mas warm. Kasi yung whole body niya, cool na eh, cool finish. Lalagyan natin ng warm finish tong kanyang mata. Ayan, mga mom, sir, pag pinasok natin yung kanyang head, ganito na itsura niya. Ayan. Mas intense dun sa gitna, tapos mas nag-feather yung colored pagdating dito sa gilid. Ayan. Okay, next, pwede tayo mag-add ng detailing dito sa kanyang forehead. Alright, proceed tayo dito sa chest. Maglalagay na tayo ng skull design, okay? Gamit ko ay black and blue na mix. Tapos, gawa tayo ng eyes dito. Start tayo sa middle of the chest. Palabas. Okay, dito. Ayan. Drawing tayo ng eyes. Ayan. Outward. Ayan. Ginagamit ko lang yung shape ng chest niya para dun sa guide natin for the eyes. Ayan. Tapos, palabas dito yung extension lang yan, extension. Ayan, ganyan siya. Okay. Same lang dito sa kabila. And we are done. Tapos na tayo mag-spray ng top coat. Ang ginamit kong top coat ay Bosni Flat Clear. Ito yung base niya. We have the Skull Punisher logo. Tapos, meron din mga toxins na green. Nag-add na rin ako. Tapos, ano pa ba? Ito na yung action figure. We are done. Yung mga tentacles sa likod. Gradient na paint. Mas light yung dulo. Tapos, dry brushing dito papunta sa base. Mas, ano siya, mas nakita yung blue. So, dito mas light. Dito yung mas mid-tone. Dito yung darkest color. Okay, tapos, sa likod, we have the Punisher logo. Tapos nag-extend dito sa kanyang back. Dito sa kanyang ribs. Tapos sa front, meron din. We have the Skull logo. Tapos dito, nag-trickle down sa kanyang stomach. Or sa kanyang ab section. Sa face, we have the interchangeable to eh. Yung nasa top. So ang ginamit natin, mas yellow and orange na eye design or eye color design. Tapos articulated din pala to, no, yung tongue. Yan. Tapos pwede siya sumara. Yan. And then dun sa joints naman, actually pinaka-challenge dito yung joints niya. Kasi ang daming joints niya na eh, ni Armored Komodo. Ay, ni Armored Komodo tuloy, ni Amazing Yamaguchi Revol Tech. Yan. Shoutout din to Armored Komodo kasi yun yung paint na ginagamit ko para dito. Armored Komodo and Hero Paints. Yan. Wala naman na bago sa articulation kasi ang nilagay ko lang naman dito, very
thin layer of paint, tsaka naka-top coat naman siya. So, meron pa rin chance, syempre, ng pagkakaroon ng paint chipping, lalong-lalo na dito, ayan o, yan, dito sa kanyang hips, kasi yan yung tumatama eh. Yan yung mga parts na may friction, ayan o, dito, diba? Pero nilagyan ko na rin yan ng ink gamit ito, Pilot Twin Marker, para mas matibay yung kapit dun sa surface. Ayan. Hopefully, mas mabawasan yung chance ng paint rub or paint scratches. Ayan. Dito din, syempre, magkakaroon yan pag laging nilalaro or laging ina-articulate. Kaya, ingat lagi sa pag-articulate ng mga action figures. Okay? Ayan. Lalong-lalo na sa mga costumes like this. Kasi, syempre, yung sarap paglaruan nito, eh, di ba? Yung mga poses niya, grabe yun. Sobrang solid ng mga, pati dito, sa mga tentacles, may mga joints din yan. Yan. Okay, grabe. Ang angas ng gawa dito sa ano, sa Revoltech din. Sarap din pinturahan. Galing din ng sculpt nila, galing ng engineering. Ganding nung ano, nung joint design. Kasi syempre, mahirap yung ano nito eh, yung engineering nito dahil nga puro joints na siya. Halos nasa sacrifice na rin yung ibang ano, yung ibang detail nung katawan niya, tsaka yung proportion din. Kasi nga sobrang articulated. Ito naman pagdating sa articulation, napakaganda talaga. Napakalupit. Kahit anong pose kahit pwedeng gawin eh. Kahit anong maiisip niyo na pose eh. Pwede. Ano, di ba? Angas. Tapos may ab crunch pa na, grobe ab crunch. Oh. Ito na ata yung figure na may pinaka mataas na range of motion kasi yung line naman talaga na to. Yun naman yung objective talaga nila, yung pagiging super articulated ng action figures. Okay? Ayan. Ito yung sa likod. Okay, so yun lang mga mom sir, thank you very much for watching. Babalik ko na to sa box and i-deliver na natin to sa client. Yan, maraming salamat din client. Ang base fee ko dito sa mga customs natin ay $200. Yan yung ating starting rate. Pag umorder kayo ng dalawa or more, yun, saka lang tayo makapag-apply ng discount. Okay, thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.